Nangyari po ito noong dekada 90. Ewan ko kung anong meron noong dekada na yon, pero ito kasi yung panahon na maraming hindi maipaliwanag na bagay ang nangyayari dito sa compound namin. Bale, meron pong apat na bahay dito sa compound namin ngayon. Pero dati po ay tatlo pa lamang ang bahay dito. Wala pa yung bahay namin ng asawa ko. Puro magkakamag-anak kami dito. Mga tito, tita, mga pinsan, ganun. Yung bahay sa pinakalikod nitong compound na nasa tabi ng sapa ay pagmamay-ari ng tito ko na may pamilya na. Itago na lang natin siya sa pangalang Tito M. May dalawang anak si Tito M. Isang lalaki at isang babae. Nung panahon na to, elementary pa lang yung babae. Tapos, yung lalaki naman, meron siyang mild autism. Itago na lang natin siya sa pangalang Bill. Itong si Bill ay merong mga imaginary friends. Pero minsan, hindi na kami sigurado kung imaginary friends pa rin ba talaga. Kasi minsan habang kumakain sila, meron siya laging kinakausap sa tabi niya. Minsan sinasabihin na rin siya ng mami niya, "Bill, sabihin mo sa friend mo, mamaya ka nakausapin kasi kumakain pa tayo." Tapos, titigil din naman daw yung pakikipag-usap ni Bill. Yung pinsan ko naman pong babae ay bigla na lang mag-iiyak sa gabi. Tapos pag tinanong nila kung bakit, ituturo niya lang yung bintana. Tapos sasabihin niya, "Mumu," habang takot na takot. Minsan napagdesisyonan ni Tito na putulin yung puno ng bulak sa likod bahay nila. Kinabukasan nun, biglang hindi na siya makatayo. Parang naninigas daw yung mga binti niya. Dinala siya nun sa ospital at ipine-check up sa mga doktor. Pero wala naman daw makita ang mga ito. Hindi ko na sigurado kung ilang beses, pero nung wala ngang nangyayari ay nagpatawag na sila ng pare. Dinasalan ng pare si Tito, at nung hinawakan niya ang kamay ni Tito para alalayan itong tumayo ay nakatayo naman na daw si Tito. Akala namin nun okay na siya, pero kinabukasan balik na naman siya sa dati. Hindi na naman siya makatayo sa higaan niya. Kaya naman minabuti na ng tita ko na dalhin na si Tito sa albularyo. So ayun na nga, nung pinutol daw ni Tito yung puno ng bulak ay meron daw siyang tinamaan na entity. Hindi ko alam kung tama ba yung term ko. Hindi ko rin sure kung ano ba talaga yung natamaan niya na nakatira daw doon sa puno. Sa Las Piñas pa nun dinala si Tito. Taga doon kasi si Tita. Nagtagal din ang gamutan ni Tito, kaya naman nagtagal din sila doon sa Las Piñas. At habang wala sila, ay nabakante yung bahay nila. Dahil dito, ay mas lalong lumala ang mga karanasan namin dito. Dati, mahilig kaming manood ng horror ng mga kapatid at mga tito ko. Magbasa ng mga horror comics at saka mga libro. Pero dahil doon sa nangyari, tinigil na nila ang pagbili ng mga horror comics. Parang nakaka-attract daw kasi ng masasamang elemento ang pagkahilig namin sa horror. Hula lang naman nila yon noong mga panahon na yon. Kasi ngayon, balik na ulit kami sa dating gawi. So eto na nga, habang ginagamot si Tito M, meron din kaming mga nararamdaman dito. Nung minsan ay nanaginip si Mami. Nagwawalis daw ang pinsan kong si Bill sa labas ng bahay namin. Habang nakatingin sa kanya si Mama,
ay parang papalapit daw ito ng papalapit lalo sa bahay namin. Hindi niya daw alam kung bakit, pero takot daw siya kay Bill. Kaya ang ginawa niya, sinarahan niya daw ng pinto. Pero bigla daw tumakbo si Bill at itinulak yung pintuan para pigilan ang pagsara nito. Sa kabilang side naman ay pilit ding itinutulak pasara ni Mama ang pinto. Nagulat daw siya nun kasi natanaw niya yung paa ni Bill na parang paa ng isang kambing. Nagawa niya daw makita ito kasi parang transparent daw yung pintuan. Kaya naman nakikita niya sa labas si Bill. Ang bahay po namin ay merong dalawang pinto. Isang front door at isang back door. Sa back door po nagpupumilit na pumasok si Bill. Tapos, nung hindi daw talaga siya makapasok, ay mabilis daw itong tumakbo papunta sa front door para doon subukang pumasok. Takbo din si Mama nun para pigilang makapasok si Bill. Ilang beses din daw silang nagbabalik-balik sa harap at sa likod na pintuan namin. Kung saan tatakbo si Bill, ay doon din tatakbo si Mami hanggang sa nagising na lang siya. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na yon? At saka bakit parang sa kambing daw yung paa ni Bill? Naisip ni Mami na parang paa daw ito ng isang demonyo. Every now and then ay sisilipin namin yung bahay nila Tito M. Kasi nga hindi pa rin sila nakaka-uwi nun. Nakakatawa lang kasi kapag pupunta kami dun sa bahay nila ay grupo talaga kami. Lagi kaming may dalang takip ng kaldero para ipangkalembang ito. Kasi daw ayaw daw sa maingay ng mga espiritu. May aso rin kaming isinasama papunta sa bahay nila. Pero meron lang siyang certain point na hanggang doon lang talaga siya. Hindi siya totally sasama sa loob ng bahay at nakatanaw lang siya sa amin. Nung panahon na to ay nakakita daw yung kapatid kong babae ng isang white lady. Nasa labas daw ito ng bahay nila Tito. Tapos dire-diretso daw itong naglakad hanggang sa tumagos ito sa pader papasok sa loob ng bahay. Nakakita rin kami ng doppelganger ni Tito sa compound. Pero hindi lang namin pinansin kasi nga alam naming wala sila doon. Matapos ang ilang linggo ay nakauwi na rin si Tito M. At okay na siya, nakakalakad na ulit. Ito naman po ay kwento ng pinsan kong si Bill. Teenager na siya noon. Nung araw na nangyari to, wala ang mami at daddy niya. Doon siya sa main house nag-i-stay kapag wala ang mami at daddy niya. Sa main house po nakatira ang lola namin, pati na yung mga tita namin na single pa. Naisipan ni Bill na umuwi sa kanila. May kukunin yata siya, parang ganun. Siya lang mag-isa ang pumasok sa bahay. Pagpasok niya daw ng kwarto ay nagulat siya kasi may nakita siyang nakaupong tao sa bed niya. Paiba-iba daw ito ng muka. Tapos bigla daw tumigil yung pag-iiba ng muka nito at naging kamukha niya. Tinanong niya daw ito, "Sino ka?" Sumagot naman daw yung nakaupo sa kama niya, "Ako si Bill." Pagkasabi daw nun ay mabilis itong tumakbo palabas. Hanggang ngayon po na nasa 30s na si Bill ay ganoon pa rin ang kwento niya. Feeling ko wala naman siyang dahilan para gumawa ng kwento. At isa pa, yun nga, autistic kasi siya. So feeling ko hindi siya marunong magsinungaling. Tama ba ako? Never pa kasi siyang nagsinungaling sa amin. Ito po ang last story ko.
Nung bata pa po ako ay may ugali ako na pag magtatakip silim na, mga 6 PM siguro, mga ganun. Di agad ako nagbubukas ng mga ilaw sa bahay. Gustong gusto ko yung nag-aagaw ang dilim at liwanag. High school ako nung nangyari ito. Mag-isa lang ako noon sa bahay kasi umalis si Mami. Tapos nasa school ang mga kapatid ko. Nakaupo lang ako noon sa sala habang nagsisimula ng dumilim. Yung bahay namin dati ay isang diretso lang. Yung tipong pagpasok mo sa sala, eh tanaw mo na rin yung kusina hanggang sa dulong kwarto. Yung kwarto namin sa dulo ay walang pinto. Kurtina lang yung pinakatakip nito. Share-share lang kami sa kwarto. Single mom kasi ang mami ko. Nung tapos na akong magmuni-muni, naisipan ko ng buksan ng ilaw. Pagpindot ko ng switch na nasa tabi ng pinto, lumiwanag na ang bahay. Isinara ko na yung pintuan namin. Iniwan ko kasi itong bukas. So ayun na nga. Pagsara ko ng pinto, napatingin ako sa kwarto namin. Nakahawi yung kurtina. At kitang-kita ko si Mami na nakatapak sa higaan namin at nakataas ang mga kamay na parabang nagsasampay. Nakasuot siya ng itim na mahabang bestida. Nakatalikod siya sa akin pero nakalingon yung ulo niya at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Nagulat ako noon kasi nga paanong nandoon si Mami? Eh mag-isa lang naman ako sa bahay. Sa gulat ko ay napasandal ako sa pinto. Imbis na lumabas ako, ay bumalik ako sa sofa at umupo na lang doon. Meron kaming cabinet na nakaharang sa gitna ng sala at dining area namin. Parang divider siya. So yung pwesto ko sa sofa, eh hindi ko tanaw yung kwarto. Pero ramdam ko na nandoon pa rin yung doppelganger ni Mami. Takot na takot ako noon. Hindi na ako makagalaw. Hinihintay ko na lang noon na lapitan niya ako. Maya-maya pa, dumaan ang pinsan kong si Bill sa may bintana. Tinawag ko siya at pumasok siya sa loob ng bahay namin. Habang nandun pa rin ako at nakaupo sa sofa, ay ikinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Tapos, dahil natakot siya, ay umupo na rin siya sa sofa. So ayun, dalawa na kami ngayong nakaupo sa sofa at naghihintay na sana ay dumating na ang mga kasama ko sa bahay. Minsan ay nanaginip si Mami. Nagwawalis daw ang pinsan kong si Bill. Tapos titigil din naman daw yung pag-uusap ni Bill. Titigil din naman daw yung pakikipag-usap ni Bill. Sa kabilang side naman ay patuloy ang pagtulok ni Tulok. Sa kabilang side naman ay pilit ding itinutulak pasara ni Mama ang pinto. Meron kaming cabinet na nakaharang sa gitna ng sala at dining area namin. Tapos, dahil natakot siya, ay umupo na rin siya sa sofa. So ayun, dalawa na kami ngayong nakaupo sa sofa. At naghihintay na sana ay dumating na ang mga bahay namin. At naghihintay na sana ay dumating na ang mga kasama ko sa bahay. Bobo!